Me and GOFW, alam, natawa na lang talaga ako sa... Yung sila ang nagdi-decide kung ano ipapasalubong mo sa kanila, pero ikaw na nagtatrabaho, na inuban na, na inugat na, yung cellphone mo, hindi mo mapalit-palitan kasi nga nakabudget yung pera natin, nakabudget yung sa sweldohin natin, kailangan tayong magtabi kahit konti. Ako nga eh, noong ano pa, birthday ko pa noon, July, bala kong palitan ang cellphone ko kasi yung cellphone ko na ginagamit ko pagbablog ay nag-freeze na siya. Minsan, 2 minuto, patay siya. Tapos, kusa naman siyang nabubuhay. Kaya, pero pinagtsatsagaan ko. Pero anong buwan na ngayon, December na, magja-January na, baka nga sa February pa ako makakabili kasi nga hindi pa sapat yung aking na ipon na, ang panakaw-nakaw lang na ano, kasi hindi naman pwede na kukuha ka ng malaki doon sa budget mo, sa binabudget mo, tapos sa tinatabi mo pa, sa sinisavings mo pa, kasi masisira yung budget mo at masisira ang buhay mo. Kaya kailangan pag nag-budget ka ay meron talagang disiplina. Kung meron kang gustong bilhin, pag-isipin mo muna na mabuti, at saka hindi yung agad-agad gusto ko yung bibilhin kasi sweldo ko. Sa totoo lang, wala akong ikaw, wala akong relo, wala, as in hindi ako maluho, yung mga damit ko eto, sa matanda to, yung matandang patay na ayun binigay niya sa akin, binigay ng amo ko, yung mga damit ng matanda, patay na hakta mo sinusuot ko kasi love ko naman yung matanda na yun, hindi naman ako natatakot na kahit patay na bawal suotin dito, okay lang. Ang ibig ko lang sabihin, kailangan natin talagang i-budget ng maigi yung pera. Hindi porke may trabaho ka, kung gusto mo ng bagay na yun, mabibili mo agad. Hindi ganun para sa akin. Kasi ako, pag may gusto ako, pinag-iisipan ko muna. Kailangan ba talaga yun? Pero okay lang ako at nakakayanan ko lahat ng mga pagsubok na dumarating sa buhay ko. O diba? Ginusto ko yun. Ginusto ko yung desisyon na yun. Kaya wala akong sinisising iba kundi... hindi naman ako nagsisisi sa sarili kasi dinesisyonan ko yun. Ginusto ko yun. So, wala akong sinisisi. At hindi ko yun... wala akong doubt. Wala akong... Alam mo yun, wala akong ano sa sarili ko na bakit ko nagawa yun, bakit ako nagawa. May pagkakamali din ako. Inaamin ko naman na hindi tayo perfectong tao. Hindi ako nagkikwento sa kanila na hiwalay na kami, hindi ako, kundi siya mismo ang nagsabi doon sa mga kapatid ko, o diba? Ang saya. Pero okay na, okay naman ako ngayon, okay naman siya ngayon. Basta ganun, hindi ako magkwentong tao, pero yung sinishare ko lang, yung alam niyo yun, arty, ang arty ni Marcar, hindi na pala kwento, pero andaldal. Hindi, yung personal life ko, hindi ko yan pinagsasabi. Alam niyo yun, yung nagbablog ako tungkol sa mga ginagawa ko, tungkol sa mga trabaho ko, makaano ako ng mga tips, kahit naman, kahit wala kayo natutunan. Yun lang, alam niyo pala, meron pala nag-message sa akin. Meron palang nag-ano sa akin na ano, bakit daw ako nagba-vlog na wala naman daw nanonood? Bakit ba? Libre ako sa wifi at saka gusto kong kumita. Hindi naman sa... gusto kong kumita ano naman na ako. monetize na ako sa YouTube ko. Pero wala pa rin kita. Mahirap kumita. Mahirap kaya kumita. Pero... since na libre ako sa wifi ko, hindi ako gumagastos, tapos pag may time ako, pag libre ako, yun ang ginagawa kong free. Yung nalilibang na ako, yung pasente centavo pa, kahit sa isang buwan, isang sentimo, okay lang sa akin. May nanonood naman, no? Doon sa nagsabing walang nanonood, may nanonood din isa. Sana nga dalawa. Pag more than one, marami na yun, kaya wag mong sasabihin na walang nanonood. Meron nanonood sa akin, isa lang. Sana, pangalawa ka, siguro in-stock mo ako. Nakakatuwa ka. Okay, yun lang ang aking yaw-yaw, ang aking ano sa buhay ngayon. Ay nako, basta yung amo ko talaga galit sa akin.
Parati na sila nagagalit sa akin ngayon. Hindi ko alam. Parati na sila nagagalit sa akin. Pero ayos lang. No problem. Okay guys, at saka alis na naman ako dito. Hindi na ako babalik. Pero nakatagal ako sa kanila ng 15 years. O diba, nakatagal ako ng 15 years. Mabait naman sila. Kasi ginagawa ko naman ang best ko. Ginagawa ko talaga ang trabaho ko. Pag trabaho, trabaho tayo. Hindi ko pa yan nasasagot, yung sagot na halimbawa nagmamalaki ako. Hindi ko pa siguro nagawa yun. Kasi merong iba na porque matagal ka na, nagmamalaki ka na sa amo mo. Yun yung ano eh. Kailangan alam natin kung saan tayo. Dapat lumugar kahit naka-close ko yung amo kong babae. Minsan may toyo ako, minsan may toyo siya. O, wala na lang pansinan, pero maya-maya wala na yan. Ganun lang. Okay guys, bye-bye. Subscribe my channel kahit walang nanonood. Natatawa talaga ako dun sa nagsabi na walang nanonood. Ano naman kung ay manonood, apektado ka ba? Kung hindi apektado, ito ang tuwa pa nga ako pag nakakapag-upload ako. Pag hindi ako napag-upload, parang yung isip ko, sabi ko hindi ako nakapag-upload, hindi na naman ako mabibigyan ng sentimo ni Whitey. O diba? Ganun lang, at least wala akong ginagastos, wala akong cellphone ko lang tapos wifi nila, o di ba? Kaya okay lang sa akin, no? Walang problema sa akin, even though walang nanonood sa akin.